Hey guys, what's up? It's Noitips here. So ngayon ang ating topic ay pag-usapan natin kung paano ba kayo ma-qualify, mag-apply dito sa Yukon or sa Canada. Ano ba tong NOC? Kung bago lang kayo sa akin channel, please don't forget to like and subscribe. At huwag ninyo kalimutan i-click ang notification bell para ma-notify kayo every time na meron kong bagong upload dito sa ating channel. Halika na, umpisa natin. So there you go guys. So again, ano ba tong NOC? At ang dami kasing nagtatanong sa akin kung paano ba sila maging qualify na pumasok dito sa Canada. So una natin gagawin ay pumunta muna tayo sa qualification. Kung tayo man ay high school, truck driver, doctor o ano man ang profesyon ninyo, dito makikita at malalaman kung kayo ba ay qualify na mag-apply sa Canada. Ito po ay isa lang po ito sa mga factor na kayo po'y maging qualify. So, in our previous video, napag-usapan natin yung age limit naman. So, ngayon, ito na naman dito tayo sa NOC. Ito po'y NOC ay National Occupation Classification. Ang importante kasi dito na kayo po ay maging qualify sa pag-apply dito sa Canada. Okay? So, jump in ulit tayo dito sa computer. So ngayon pupunta tayo dito sa computer at pupunta tayo sa www.cic.gc.ca. Okay? Dahil hindi ko naman alam mag-French, so dito tayo sa English. Ngayon, ano tayo dito? Find your NOC. Dito tayo sa search and then find your NOC. Yun. So dito sa find your NOC, nakikita natin yung mga immigration purposes job groups. Ito po yung mga skill type 0, A, B, C, and D. Okay? So, but again, ito po yung skill 0, restaurant manager, nakikita natin sa screen, and and then ito yung skill 0 ay restaurant managers, mine managers, and shore captains, yung mga fishermen. Itong skill level A, professional jobs that usually call for degree from the university such as doctor, dentist, and architects. Ito yung mga halimbawa lang dito sa skill A, you know? But again, dito naman sa skill B, ito yung mga technical jobs and skilled trades that usually call for college diploma or training as an apprentice, such as yung mga chef, plumber, electrician. Okay, so mga electrician na nagtatanong, ito po yung classification ninyo ay nandito po kayo sa skill level B. Okay? And then skill level C, ito yung intermediate job and usually call for high school and or job-specific training such as industrial butcher, long-haul truck drivers, and food and beverage services. So, yung mga high school na nagtatanong sa akin, ito yung skill level C ay dito kayo na nabibilong. Okay? And again, mag-continue lang tayo sa skill level D. Ito yung mga labor jobs usually called a given on-the-job training such as yung mga fruit picker, yung mga cleaning staff, ang oil field workers, yon. So ngayon, itong skill type 0 A and B, ito po sila yung pwede silang makapag-apply bilang isang federal skilled worker. Ito yung Federal Skilled Trade Program at Canadian Experience Class. Okay? So, yun yung sila yung mga pwedeng mag-apply dito sa Canada gamit itong express entry. Sa mga ABC and yung mga skill D, ito naman ang nabibilong din sa inyo. If a job skilled level C or D, pwede kayong mag-apply dito sa provincial nominee or Atlantic Immigration Pilot. Yun sila. And then, yun yung mga pwede ninyong applyan.
So, sa ngayon, ito yung mga NOC dito sa baba. Ito yung mga NOC. Hindi ko lang to masyadong i-focus pagkwentuhan natin tong itatopic natin to kasi masyadong marami, okay? So pupunta ako sa pinaka 50 and babalik ako sa 46. Itong nasa 46 ay ito yung mga classification C. Okay, so kung makikita ninyo, pwede rin ninyong i-dahan-dahanin from 1 to 50. Pero sino-shortcut ko lang para at least may idea lang kayo ano bang mayroon dito sa NOC na ito. Okay? So ito yung nasa classification and ito yung NOC. And then ito yung mga numbers ng NOC. And then ito yung sa kabila naman ay yung level ninyo or type ninyo kaya nasa C. Okay? So, kung kayo man ay andyan sa mga NOC na yan, yun ang NOC code ninyo. For example, 9433, ito siya. So, yan po nabilong ang inyong classification. Kung kayo naman ay, saan ba dito ha? So, you know, iti-check lang natin ito. Lahat ng mayroong classification na kung saan kayo naka-qualify, okay? Yung mga aircraft assembler, yung mga aircraft assembler inspector, photographer, yan, dito yan sila. So, ang dami dito. So, halos lahat nakikita natin dito kung paano kayo makakwalify. Okay? So, kayo na mismo ang mag-assess ng inyong sarili kasi nga, hindi ko naman kayo masyado kilala kung ano ba ang inyong mga trabaho or something. At least, meron kayong idea dito sa ating channel na kung paano ninyo i-workout na magiging qualify kayo. Okay? So, dito yon. So, yun guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, I hope na ma-consider ninyo ito aking channel, i-subscribe. And meron pa akong mga gawa dito sa aking channel. At ito po yung last time, yung aking topic ay may age limit ba sa Canada at paano mag-apply dito sa Yukon. Mayroon po ako ditong mga Nova Scotia, yung mga NOC na mababa. So, pwede kayong yung mga C and D, mag-apply kayo doon sa EIPP, applyan ninyo. And sa mga nasa Pilipinas, pwede kayong magpunta sa POAA or itong aking video na agency papunta sa Canada. Again, sinasabi ko sa inyo, walang placement fee ang Canada. Kung mayroon mang hingi sa inyo ng pera, medyo mag-ingat tayo sa pagbibigay ng pera, okay? Kasi nga, baka tayo mabugos dyan, okay? So, again, I hope ma-watch ninyo itong aking mga ginagawang mga videos dito at makapag-inspire man lang din sa mga gusto at nagbalak pumunta sa Canada at pwede ninyong i-share itong aking mga videos na ginawa sa inyong mga Facebook or sa inyong YouTube channel. Okay? So again guys, balik tayo dito sa ating NOC. So paano ba mag-apply dito sa Canada? Again, punta tayo sa provincial nominee. Itong provincial nominee ay, for example lang to ha, kasi nga maraming programa ang Canada na kung kayo man ay nasa 0, A, and B, pwede din kayo sa federal skills. Pero again, dito lang ako sa pinakamababa kasi karamihan ay yung iba nag-i-inquire ay mga nasa C and D na qualification sila sa NOC. Okay? So dito tayo sa provincial nominee program, magtitingin tayo dito kung paano mag-apply. So, provincial nominee program, how to apply? Okay. So, ito po yung ating provincial nominee program, paano mag-apply dito. So, kung kayo man ay ano ba ang mga gastusin dito? Kasi marami ding nagtatanong kung magkano bang gastos dito, okay? So, again, depende lang ito sa mga wala pang mga IELTS exam, magbabayad kayo dyan. So, wala pang passport, magpa-passport kayo, magpa-medical kayo. So, maraming mga gastusin dito. Pero, hindi naman siguro ganun kamahal. I think, ang pinakamahal lang ditong magagastusin nyo ay itong IELTS exam or CELPIP. Kasi medyo, ang pagkaalam ko, ay mahal to. And again, ang sa CELPIP or ang IELTS,
Ito ay 2 years ang kanyang expiry date, okay? So again, dito tayo sa nominee program ng provincial nominee program. So ito yung mga third parties, ito yung kailangan niyo, medical exam, police certificate, yung language test na sinasabi ko, kailangan kayong magpunta sa yung credential assessment, magpa-credential assessment kayo kung wala pa kayong credential assessment. And again, itong ating itong website na to ay talagang napaka powerful dahil andito lahat ng inyong kung kayo man ay magiging qualify, ano? So again, I hope ibabrowse niyo itong website ng Canada na kung ano ba ang inyong mga qualification, kasi andito lahat, ano? Subaybayin niyo lang itong link ng provincial nominee program ay ilalagay ko sa description box. Yung mga NOC ilalagay ko rin doon sa description box para at least mayroon din kayong reference kung paano ba mag-apply dito and qualify ba tayo. Sa mga nagtatanong diyan ng mga high school, ito na po ang kasagutan kung pwede ba kayong mag-apply sa Canada. So, pilapan nyo lang to lahat, itong provincial nominee program. Tingnan ninyo kung kayo ba'y magkwa-qualify, kung hindi. Sa mga hindi naman magkwa-qualify, doon sa 0, A, and B, baka dito kayo sa mababang level kung saan yung mga provincial nominee program, yung EIPP, itry nyo yung applyan. Okay? So, I hope guys, talagang meron kayong matutunan dito sa aking channel. At kung meron man kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo below. At mabigyan natin ng mga kasagutan kasi ako, sabi ko sa inyo, ako sumasagot talaga ako. Dahil nga sa, syempre, gusto ko naman na magkaroon tayo ng connection sa ano ba itong pinapasukan ninyo. Okay? So, again, shoutout ulit tayo sa mga nag-click ng aking join button. So kung gusto niyo i-shoutout dito sa ating channel, i-click niyo lang yung join button. So that's about it guys. Again, pwede ninyong i-share sa inyong mga kaibigan, sa mga kamag-anak ninyo na gusto at nagbalak pumunta sa Canada. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood at pagsubaybay sa ating channel. Ako po ulit si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day, everyone.